Senator Lito Lapid at Bureau of Immigration kinalagad ng mga senador matapos haya ang makalipad patungong ibang bansa sa dismissed Bamban Mayor Alice Guwoha. Mga senador, titiyakin na mananagot lahat ng opisyal ng gobyerno na nasa likod ng pagtakas ni Guwoha. Paano natin makakamtan ng hostisa kung ang mismong mga matataas na opisyalis ng gobyerno ang nagpoprotekta at ang mas masakla pa, nagpapatakas sa mga pugante? Nag-alboroto sa sobrang galit si Senator Risa Hontiveros matapos makarating sa kanya ang balita mula sa kanyang pinagkakatiwala ang source na di umano'y nakalabas na ng bansa si dismissed Bamban Mayor Alice Guwoha. Ayon sa impormasyon ng senadora, noong July 18 pa ng madaling araw nang makaalis mula sa bansa si Guo at papuntang Kuala Lumpur, Malaysia. Doon anya sinalubong si Guo ng kanyang mga magulang at iba pa nalang kasamaan na nagpapatakbo sa mga iligal na operasyon ng Pogo. Banat pa ng senadora, walang kaduda-duda na ang mga protektor at kasamahan ni Alice lang din na may mataas na oposisyon sa pamahalaan o di kaya'y may koneksyon pa sa gobyerno ang nagbigay daan upang matakasan ito ang kanyang mga kinakaharap na patong-patong na mga kaso. Gaya na lamang ni Senator Lito Lapid, Attorney Harry Roque, Mayor Jing Capil at iba pang mga personalidad na sangkot sa Pogo. Aran taong bayan, maaring pinalayas na lang ng mga individual na ito si Guo upang hindi na sila madawid pa sa kung anumang posible pa nalang kaharapin. Nangako naman ang senadora na titiyakin niyang mapapanagot sa batas ang mga individual na ito na nagtaksil sa bayan at sambayan ng Pilipino. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. Parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Lial Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17 ng July 18. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyalis ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven
Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. Mr. President, talaga pong pinaglalaruan po tayo at iniinsulto ang ating institusyon. Dahil noong August 15, 2024, nag-file po si Guo Huaping aka Alice Guo ng motion to reopen and admit attached counter affidavit. Ito po yung patungkol sa kaso niya na i-file po ng DOJ sa human trafficking. At dito po sa counter affidavit, meron pong notary public na notarized po on August 14, 2024 by a certain attorney Elmer Galica na yung kanyang opisina ay nasa San Jose del Monte, Bulacan. At pinapunta ko ho yung staff ko to verify whether this law firm is indeed legit. May law firm naman po, may tao naman po sa law firm. Wala ho si attorney Galica doon, pero nakausap po ng staff ho natin sa telepono. At ang sabi ho ni attorney Galica na si Guo Huaping ay pumunta sa kanya personally on August 14, 2024. So, talaga hong may pinagloloko ho tayo dahil parang lumalabas at pumabalik. At despite na meron pong arrest warrant, ay hindi ho ito pinapansin at imbes lumalabas at pumabalik po sa ating bansa. Kung totoo po na meron po siyang personal appearance dito po kay Attorney Galica. So dapat ho maimbitahan rin po ito si Attorney Galica sa next hearing po ni Senator Rizzo Hontiveros para marinig po sa kanya mismo kung talaga bang merong personal appearance. Dahil sabi niya, base po sa interview ng ating staff, na meron pong personal appearance po sa kanya. Ngunit sa kabila nito, patuloy pa rin iginigiit ng PAOK ni hindi pa raw talaga nakakaalis ng bansa si Guo at na patuloy pa rin daw nilang biniberipika sa mga sandaling ito ang impormasyong hawak-hawak ni Senator Risa. Impormasyong mismong NBI na ang nagbigay sa kanya. Ayon pa sa ulat, biniberipika ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang isiniwalat na impormasyon ni Senator Risa Hontiveros na nasa Malaysia na si dating Bamban Mayor Alice Guo. Base sa records ng Bureau of Immigration, nasa bansa pa rin ang dating alkalde. Matatandaang naghain ng qualified human trafficking complaint ang PAOK laban kay Guo dahil sa umano'y koneksyon niya sa illegal na pogo sa Bamban. We are still verifying the reports that Alice Leal Guo has left the country for Kuala Lumpur, Malaysia via Denpasar, Indonesia. As far as our Bureau of Immigration records are concerned, she is still in the country. We are coordinating with our local partners to check on this info. In the meantime, we are waiting for the official information from our Malaysian and Indonesian counterparts. Maging ang Department of Justice ay nagbubulag-bulagan din sa mga pangyayari. Gaya ng Bureau of Immigration, ipinagsiksikan pa rin nalang nasa Pilipinas pa rin si Guo. Ayon pa sa balita, DOJ, as far as we know, Alice Guo is still in the Philippines. Well, this is embarrassing. There are conflicting reports among different institutions.
The Bureau of Immigration and the Department of Justice states that as far as their knowledge is concerned, Alice Guo is still in the Philippines. Bawat institusyon pinapakita nila ang incompetence nila sa isa't isa. Samantala, narito naman ang paghahagupit ng mga netizens na mas lubang ng pagalit kay Senator Lapid at Mayor Jing Capil. Yung mga tumulong kay Alice Guo na makalaya sa bansa, tuwang-tuwa kasi kumamal sila ng salapi. Hindi na alam, engot at napakababa ng tingin sa kanila ni Alice at mga walang dignidad. One of the reasons why Filipino youth is losing hope for this country. We cannot blame real Filipinos migrate to other country to seek better pasture for justice, opportunity, and privileges. Only in the Philippines, kapag mayaman ang may sala, kahit gaano pa karami ang ebidensya, nakakalaya pa rin. Pero kapag mahirap ang may sala, kahit hindi pa sapat ang ebidensya, ikukulong na kaagad. Ngayon nyo sabihin na pinipili nyo ang Pilipinas. The Bureau of Immigration is still one of the most corrupt government offices. Pag yan nakatakas sa kanila, ha? Yung iba naman, hinuhold. Paano? Ang pag-upo ni Alice Guo bilang mayora ay dagok at tanda ng kahinaan ng batas ng Pilipinas. Ang kanyang pagtakas kamakailan lang patungong China ay mas malinaw na pinapaikot ng China ang Pinas. Hindi makakatakas si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga halimaw na opisyalis ng pamahalaan. As a country, parang nagpasampal tayo sa niyuhang ito na paulit-ulit na sinasaala-ula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Mga sariling kababayan ang nagpapabagsak sa bayan. Pumapanig sa kamalian, may preso ang dignidad. Ito ang ating malaking kahinaan. We do not love our country, nor justice enough. Ang strict ng Bureau of Immigration sa mga Filipino na gusto mag-abroad or even kahit mag-tourist man lang. But this one, hey. Puta ang mga sangkot na opisyal na paalisin niya. Siyempre, ang immigration officer din na nag-clear kay Alice. Kapag totoong Pilipino, hirap na hirap paalisin ang bansa. Kapag mapera at makapangyarihan, kahit may kaso, nakakaalis. Wow! Pilipinas, nakakahiya. Bulok na sistema. Pera-pera na lang talaga in life. Hindi ba may lockout order ang PI against Alice Guo at iba pa? Hindi man hold departure? Bakit pinalabas ng walang sinasabi? Kawawa yung nag-stamp ng passport niya. May tumulong dyan. Sayang naman po ang effort para mahuli yan. 95% talaga ang tiwalis sa Pilipinas. At tama ang kapo ni Alice Guo, pera lang ang katapat ng mga Pilipino. Itong may sala sa batas, nakakalusot at pinapalabas ng IO ng Pinas at hindi napapagalitan. Samantalang kaming mga OFW na may legit na papeles, binabastos pa ng IO. During interview, kompleto naman ang papeles ko. I experienced yesterday paglabas ko ng bansa at babalik sa aking job site. Akala mo naman kung sinong napakataas ang rank ng IO na yon. Walang galang sa kapwa Pilipino at mas matanda sa kanya. Husay nyo, Bureau of Immigration, Republic of the Philippines, sa kapwa Pilipino, naiiwan pa mismo ng eroplano sa panggigipit ninyo. Yung nasa watchlist, walang kakirap-hirap na nakalusot. Mas mabilis kasi ang ating gobyerno sa mga small-time criminal na kapwa nila Pilipino kesa sa mga bigating sindikato na patagong binabastos ang bansa. This is another living proof of how poorest our justice system is and the Philippines. Baka prisa now, ha? I think her lawyer would be count accountable since sinabi niya na ang client niya ay nasa Pilipinas pa, hindi ba? Ganoon kabagal, kapalpak ang sistema ng gobyerno natin ngayon. Buti na lang may nag-iisang Senator Risa Hontiveros sa Senado. Two things I take from this unfortunate event. One is that our government agencies are either slow or assisted Guo in her escape. And two is that she really is guilty, just doesn't want to face in court. I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country
on July 18, 2024, to Kuala Lumpur, Malaysia. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum, and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, o noong July 13, 2024, naglabas ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality and approved by the Senate President ng contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate OSAA. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024. To Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12:17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ipa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NBI sa impormasyong ito. Patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Wenyi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024. Mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya na mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy-driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan imbestigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President pro tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas. Eh yun pala, ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President.